dito na ang papa, Papa Pulong. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayon muli si Papa Colon ay sama-sama nating tuklasin. Sama-sama nating tuklasin pag-aralan kung paano maiiwasan ang pagkasira ng battery at pagkalobat. Nang sa ganun hindi natin maiwasan ng isang paggastos sa mga sasakyan. Paano masabi? Ngayon, hindi ako nag-aral ng mga mechanic na ganyan, mga wiring-wiring na ganyan, mga wiring-wiring na ganyan, mga wiring-wiring na ganyan. Bahala sila sa aking karanasan. Ating pag-aralan, sama-sama nating pag-aralan para matuklasan ang lahat. Sige, puntahan. Iyan mga kaibigan. Nandito na po tayo sa sasakyan dito sa ito. Ito ang battery niya, bali 24 siya, 24 volts. Ngayon, para mapanatili natin ang kanyang hindi masira, lagi nating i-check yung kanyang yung tubig, kung may tubig pa. Battery solution. Okay pa naman siya. Okay. Lagi nating check upin para at saka yung ganito yung terminal na ganito minsan ito yung nakakaputi ang cause nun yung maluwag ang terminal. Ngayon para maiwasan natin higpitan siya, higpitan tapos kung may grasa kayo grasahan o kaya lagi nyo buhusan ng tubig para laging malinis. Isa pang tip ngayon, pagka 24 volts ang sasakyan nyo, kagaya jeep, 24 volts. Lagi pursado to, itong nasa nakakonekta sa starter. Laging pursado. Ngayon, para mabalance ang kanyang kuan, hindi lagi masira itong isa. Every month, pagpapalitin siya ng posisyon. Ngayon, naka one panda siya, ililipat naman siya doon. Ito naman yung isa para mabalance yung kanyang kwan. Kalimitan kasi ito ang nasisira. Itong laging nasa starter. Kasi porsado siya. So, every other day, lagi ko siyang pinapa-start para kumarga. Kasi yung ibang mga wiring na may ground, nagkaka-ground na kaya natakas yung kanyang karga ng battery. So ngayon paano natin malalaman dito sa amperes? Kailangan siya pumalo pa pa ganun. Kailangan hanggat hindi siya nabalik sa itong araw na to, itong guide na to, hanggat hindi siya pumapalong nag-automatic ganun, ibig sabihin hindi pa puno. So bago natin buhayin ang ating sasakyan, checkin muna natin ang mga dapat kuha. O, dito na ngayon tayo sa ating makina. Ngayon, tingnan natin kung may tubig bago natin buhayin. O, wala. O, kagayon, kung bubuhay natin, may tendency niya na mag-overheat yan. Ayan. Lalagyan natin. Lagyan natin. Walang tubig. So, ito. Lagi sa biyahe ko, lagi may dala kong tubig yan. Para maiwasan natin ang overheat ng sasakyan, laging check natin. Kada aalis, kada bubuhay na sasakyan, kailangan natin. So, daw natin chichikin itong oil. Kung tama pa siya sa level, kung kuan. Pero hindi to siya kumakain. Ayan. Tama pa, no? Okay pa siya. Hindi naman to kumakain. Mayroong iba kasi na makain, ha? Na kumakain. Ngayon, dito naman tayo sa fluid. Kasi, puro kalawang na. Kasi nga, naka-stack. Hindi wala pang biyahe.
itingin natin. Kaya may ganun yan, floating yan. Kasi pagka tinapakan mo yung pedal, yung pressure ng fluid pumapataas, natatapon na kahit dito. Kaya nilagyan ng floating. Kaya mapapansin nyo kung bakit may ganun. Floating yan. Para iwas dun sa pressure. Yan o. Okay ba? Marami o. Okay. Ito namang isa. Sa clutch. Okay. Meron pa rin o. Halos kalate. Okay pa yan. So ngayon, start na natin. Okay. So ngayon, start na natin para ma-check natin kung start na siya. Ayan, ngayon ating i-start na. I-start na yung ating sasakyan para ma-maintain niya yung kargalan niya lagi para sa ganun hindi masira. Minsan kasi yung battery pag hindi mo ni-start nasisira siya. At minsan napapabayaan dahil wala ngang battery solution yung hindi na-check nung driver. Sige, start natin. So yeah, mga kaibigan, pakargahin natin. Okay. Okay naman ang battery natin. Mga kung may tanong nyo, maganda pa siya. Pero short plus to. Short plus to nabili nung kumpare ko. Short plus to. Na maintain lang ang kanyang pag-aalaga sa kanya. Kaya medyo okay pa. Alaga lang ng laging may laman ng battery solution para hindi masira. Okay. Kaya sinecheck natin yung mga pedal para maiwasan natin yung pagtagas ng mga well cap. Kagaya ng dito sa clutch, try din natin. Kasi yung master niya sa itaas, isa, pagka hindi mo ginamit, nag-leak yun. Masisira. Sayang lang. Kung ma-maintain mo naman na lagi mo nagagamit siya kahit hindi naka-stock on jet, okay lang. Kung brake natin, tapak-tawa lang natin para yung well cylinder niya saka yung well cap mag-ganon-ganon. Ang magtaas pa ba para hindi siya may puna ng kalawang doon sa well cylinder. Ayun. Kasi kung may kalawang doon, yun ang admumula ng sira ng well cap. Tagas ka noon. Kung mamalasin ka, sa langit ang punta mo. Kaya konting check-up lang, mga kaibigan. Okay. Ayan, sana po may makukuha, may mapulot kayong kaunting kalaman. At kung medyo may kulang pa, pa-comment na lang po ako, comment para ma-improve natin, para mas marami pang makaalam sa mga kagaya nating nagmamaneho ng sasakyan, lalo-lalo na sa mga jeep. Para maraming makaalam sa mga technique kung paano ma-maintain natin ang ating battery na hindi agad masira. O, sana maraming makaalam na. Okay.
hanggang dito na lang. At salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nag-subscribe, sa mga nanood, at sa mga magsasubscribe pa, maraming salamat. At salamat nga pala sa mga suporta, lalong-lalo na kay Inday Migay. Sobrang suporta na sa akin. Inday Migay, I love you in a million times. At saka kay Kenneth Sasuya, hindi po ako maalam mag-edit. Siya po ang nag-edit sa akin. Kaya pasalamat din ako. Tulungan din po natin yung mga tao ngayon. Tsaka shoutout kay Jason Mihimbolta at Robert Marasigan. At saka doon sa mga kaklasiko nung high school. Batch 2000 sa Lutukan National High School. Mga kaklasiko, mga schoolmate, mga pumasok doon. Pa-support naman. At sa inyo sa pila, Richard Ochoa, Erica Ochoa, Enrique Ochoa, at Ruena Sasuya, at si Tutoy Jan Eric, at kina Ate Eden, paring Ariel, kina Milky, kina doon siya anak ni na Ate Kwan. Shoutout sa inyo. Salamat.